Hello friends! Welcome back to my channel. Ngayong araw na to ay magre-repaint ako ng mga lumang paso ko. So, yung mga dati kong paso na walang laman ngayon, pinagtanggalan ko ng aloe vera. I-repaint ko siya para magmukhang bago. Tapos, i-repaint ko doon yung ibang halaman ko. Sayang naman kasi kung bibili ako ng bago. So, naisipan ko na lang na i-repaint yung mga lumang paso ko ng white na may gold. So, tara, samahan nyo ko guys sa pagre-repaint ng aking mga paso. Pakita ko muna sa inyo guys ang aking mini garden. Garden talaga. Kaunti lang naman. So, yan. Ito na naman ang aking heartleaf philodendron. Nilabas ko muna yung mga indoor plants ko ngayon. So, ito yung papalitan ko ng paso after kong ma-repaint yung dalawang luma. Ito, kasi luma na rin sila. Ayan, tsaka ito, masad na. So, itong dalawang munang indoor plants na to, ah, papalitan ko ng paso. Lumen at kalitea. Ayan, dumami na yung baho nila. So, ayan guys, ang aking mga halaman. Tara na guys, magpintura na tayo. So, ayan guys, unahin muna natin yung lower part ng paso para meron pa tayong area na pwedeng hawakan habang pinipinturahan natin yung paso. Nabili ko guys yung pinturang puti ng tingi, 1 liter for only 140 pesos and yung gold ay 150 pesos. Tapos bumili din ako ng paintbrush, 25 pesos at yung tape naman, 25 pesos din. So bali ang total ng gastos ko ay 340 pesos lang. Pero marami na akong mga paso na pwede kong mapinturahan dun sa nabili kong paint. Ayan, napinturahan na natin yung baba. Bale, tutuloyin ko muna siya mga 30 minutes para sa second coating. Para mas, ano, mas white na white. Dalawang patong ang gagawin ko. So, wait muna ng 30 minutes. Balikan natin ito after 30 minutes. So, ayan, magsa-second coating Oh, Poppy, lumayo-layo ka kung ayaw mo maging kulay puti. Poppy, ah.
pag-inat mo. Coffee! Ay! Basta! Inamoy mo? Buti na lang hindi tumigit sa ilo mo. Ano ko doon? Tasa! So ayun friends, tapos na tayo magpintura ng white. So bale, patutuyuin natin itong magdamag. Then saka natin to kukulayin ng gold naman bukas. So ayun guys, nilagyan ko na siya ng tape marker para maging guide niya habang magpipaint tayo ng kulay gold. So para pantay yung pagpaint natin, kaya kailangan natin maglagay ng tape as marker or guide. Patungan at ang bigat. Kailangan natin guys ng patungan habang magpipintura tayo ng gold kasi hindi natin siyang pwedeng patayuin as is kasi magdi-drip or tutulo yung gold na paint papunta dun sa white. So kailangan inverted talaga yung pag-handle natin dun sa paso. At kailangan din natin na patuyuin siya ng nakapatong doon.
So ayan guys, tapos na tayong magpintura. Papatuyuin na lang natin siya. Pagtuyo na siya, pwede na natin tanggalin yung tape marker at pwede na natin gamitin ang bagong repainted pots natin. Guys, yung bago kong repainted pots. Ano, oh, okay.